So ayan na siya guys, na-set up ko na yung ating disc brake caliper. Ayan, ginamit kong disc brake. Yes, ito nga pala is yung second segunda mano na ng Sniper 135 or 150, sa inyo lang yata to. So guys, ito na siya yung aking own version of my from drum brake to disc brake conversion. Since wala tayong paglulusutan ng mga bolt, so gumawa ako ng ganito. Yan, plate ito, no, metal plate. Lagyan ko siya ng mga dalawang paa para ito yung diyan. Ito yung maglalak niyan ngayon dito sa mga fins diyan sa loob. Tapos papasok yan. 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 Hindi na yan gagalaw kapag nakapag-lock na siya. Okay. Tapos, magpapagawa pa ako ng rubber bushing na dito ipapasok natin na may butas. And then, ito. Ito nga pala ay sprocket ito. No, rear sprocket. Binilog ko. Nanggal ko yung mga ngipin at pwede na siyang ipasok dito. Ayan. Ayan guys. Lock na lock na yan. Tapos may rubber bushing tayong lalagay mamaya. Tapos mamaya pag may rubber bushing na ito, lalock na natin ito dito. Isa-isa. Ayan. Isa-isa yan dyan. And then itong ating disc plate ay atin ding lalagay mamaya pag merong rubber bushing na. Saktong sakto yung butas guys sa sprocket, butas ng sprocket, so wala ka nang masyadong gagawin po kapag sprocket ang lalagay mo dito. By the way, ito yung plate ng Sniper 150 or 125 yata, parehas lang, I'm not sure. At ito yung nabili ko sa online, second hand siya, disc brake na Sniper. So mamaya pag meron na tayong rubber bushing, papakita ko kung paano gagana na ito. Guys. Guys, chainsaw plans. And binalding ko na lang siya dito sa gilid. Ayan. Quarter screwdriver, medyo mainit eh. Ayan. So ninalding ko siya dito kasi itong dito sa drum may konti pang bakal, no? So yung plate na ginawa ko ay binelding ko siya dito sa gilid ng timing ng drum. So pagagawan ko pa nito ng rubber bushing para mas maging matibay, mayroon siyang traction dito pa rin. Ayan. At sa pag-pull itong ating sprocket na ginawa, yan mga bolt and nuts. Tapos papasok natin yan. Yan. Need a little tap. Yan. Pasok na pasok yan guys. So dito na natin i-attach ngayon. Ito dyan. Nagamit tayo ng dalawang washer. Itong unang washer galagay natin is flat washer and next is lock washer. Magandang gawin, magandang gamitin itong lock washer kasi ito yung pumipigil na mag-loosen yung nut nyo, no, sa vibration. Hindi siya matanggal kasi may parang spring siya na tumutulak, so hindi siya luluwag kahit may vibration. Guys, meron na tayong rubber washing. A bushing, no? Rubber bushing. So, ito yung magiging dagdag lakas ng ating ilagay ng mga bolts and nuts. Yan, papasok na dyan siya. So, magpipress siya.
rubber bushing. So pinagawa ko ito sa tagagawa para mas maging maganda ang dating. So around 50 pesos 150 pesos, makapal siya. Yan guys, suppress na siya yung bushing natin, so wala na siyang log. Yan yung matibay na pagagawa. Okay, nakabit ko na, ibay na yan. So yan na siya guys, na set up ko na yung ating disc brake caliper. Yung ginamit kong disc brake, yes, ito nga pala is yung second segunda mano na ng sniper 135 or 150, same lang yata to. Ayan, so nilagyan yung nilagyan ko siyang nut dito, adjustable nut yan, no? Para pag adjust ang ating kadena. And ayan, makikita mo yan guys, align po yan. At may dinagdag nga pala ako dito. Ayan, nagdagdag ako ng apat na washer, right, para umatra siya dito, pumunta siya dito sa gitna. So ganito lang ang pag-convert ng ganitong klaseng hub o rear hub, kasi wala kang paglulusutan ng bolt dito. So yun ang gagawin natin, kasi iba yung sitwasyon na yan sa sitwasyon dito. Kasi dito, sa ganito mga klaseng hub, modern na mga hub, may conversion kit yan, or kaya pwede ka magbutas, butas dyan sa likod. Dyan sa likod, magbutas ka para paputas sa iyong mga disc brake. So, yan guys, may paraan para sa lahat ng bagay, kaya huwag tayong tumigil sa pag-question at pag gamit ng ating imagination.